Guys, for today's video, pag-usapan natin is itong ano, time deposit ng Maya Bank. Kasi 'di ba, na panood nyo or you made aware about yung latest na update ni GoTime, which is isa sa pinakamalaki doon is yung from 5% na interest, ginawa na lang nilang 4%. Which, napag-isip-isip ko tuloy, tama ba yung ginawa kong paglipat ng pera ko from my traditional banks to GoTime? I mean, si GoTime na ba talaga yung tamang pinili kong bank na ngayon bumaba pa ang interest? Eh, well, this is the reason kung bakit ako nagtitingin-tingin na ng time deposit ngayon. And nakita ko nga na meron na ring time deposit si Maya Bank, kaya ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi. However, guys, kaya natin ito i-discuss kasi merong kakaiba sa interest rate ni Maya Bank. Well, merong information dito na kung hindi mo alam kung paano gagawin, well, hindi mo makukuha yung mataas na interest, at ang makukuha mo lang interest ay yung base interest para sa time deposit. Kung gusto nyong malaman kung ano yan, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on the channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron ako experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yeah, nasabi ko nga na i-discuss natin today ay time deposit naman ni Maya Bank. Kasi after netong announcement ni GoTime, naghahanap na ako ng ibang contender ni GoTime. And sabi ko, since ang pera namin ito ay nakalaan sa goal namin na pambili ng bahay, well, most probably, hindi ito magagalaw dapat. And that's why I started na mag-discuss all about time deposit. Kasi parang nagtitingin ako at time deposit. So ito yung mga nalalaman ko at nasusubukan ko. Kaya nasishare ko sa inyo. So yun yung pag-uusapan natin ngayon with Maya Bank. So before we further discuss yung Maya Bank, tingnan muna natin kung ano yung mga sinasabi ni Maya Bank sa kanyang website about dito sa time deposit niya. So ito yung ano, ito yung website ni Maya Bank, nakalagay dito, New Time Deposit Plus. So nakalagay dyan 3 months, 5.5% per annum, 6 months, 6% per annum, 12 months, 5.75, and earn interest up to 5 million. Okay, so tingnan nyo to guys, kung ito yung makita nyong ads, anong ibig sabihin nito sa inyo? Diba parang sa akin, i-interpret ko to. Sabi niya dito, kapag 3 months daw ang pinili kong time deposit, ang interest rate ko ay 5.5%. 6 months, 6.0%. And then 12 months, 5.75%. Diba? Wala nakalagay dito na fine print dito sa picture na to, diba? Dapat dito nakalagay, deposit any day, high interest your way. Open up to 5-time deposit plus account that earn interest on deposit of up to 1 million each. Okay, so ang ibig sabihin lang nito, na pwede tayo mag-open ng 5 time deposit account na ang maximum na pwede mailagay doon is 1 million pesos para mag-earn ng ano, interest rate na sinabi nila. Minimal cancellation fees apply. So if you cancel, merong fees. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. So that's the standard. So anywhere here dito sa picture na to, sa ad na to, ay walang nakalagay na additional information about their interest rate. So kung makikita mo to, yan ang isipin natin na 3 months ay 5.5%. Okay, so dito, open a time deposit plus account in 3 easy steps. So, later na natin gawin yan. If you scroll down, pababa, nakalagay dito, what makes time deposit plus extra flexible with your money? Sabi niya dito, earn up to 6% per annum monthly. All time deposit plus account start with a guaranteed 3.5% per annum that you can boost up to 6% when you reach your target amount and date. Interest rate applies to max time deposit plus balance of 1 million. Ito yung kung paano inopen mo yung time deposit plus account and dito yung pagpipilian mo. And then 12 months, 6 months, and 3 months. So based to sa existing araw na inopen mo to, ayan, kunyari 12 months, July 13, 2024 daw yung end date niya. So maybe last year pa to. So, tingnan natin later on sa pag-open ko ng time deposit para ma-test ko itong Maya. Then, ito yung dashboard daw ng time deposit ni Maya. Okay. So, kung makita nyo, ayan, nakalagay, now earning 3.5% per annum. Ayan. Tapos, meron na nakalagay na 5,000. So, 3.5% pa lang ang interest ng 5,000 niya. And yung goal niya ay nasa 594,000 pa. So, kailangan pa niya mag-deposit ng 585,000. Kasi 590,000 yung goal niya para ma-reach yung
additional 2.25%. Nagigets niyo ba? Nakikita niyo na ba yung ano? Gusto kong i-flag dito. Okay, kung hindi pa, sige. Punta tayo sa ano, how to open a time deposit account. Basically, open niyo yung my account niyo and then click niyo yung time deposit plus, tapos mapupunta na kayo dito sa page. So, tatanungin kayo how you want to start saving. So, sabi nga, create 5 deposit time plus account, personal goal, and personal goal. And then, earn a balance up to 1 million. Deposit anytime within your target date. So, ayan. So, piliin natin yung 3 months lang muna dito. So, 3 months, ayan, with up to 5.5%. Diba? So, ako kala ko 5.5% na to nung simula eh. Pero hindi pala. So, sige, piliin natin yan. And then, eto na, papangalanan na natin yung time deposit natin. Lagay ko lang dito test and then yung target amount which is ito yung kailangan natin pag-usapan. So ganito, usually kapag hindi mo to inintindi, kung ano yung target amount mo is yun yung goal na gusto mong i-attain. For example, sabihin ko ay kailangan ko ng pang-tuition, mag-ipon para sa pang-tuition ng anak ko for the school year of 2024 to 2025. Okay, so ang target ko doon is 60,000 bawat isang bata. So tatlo sila nag-aral, 6, 12, 18. So, 180,000 yung goal ko, yung target ko ma-reach, di ba? Yun yung target ko. And kailan? Sa ano, sa June. So, ano ba yung malapit? Malapit ba yung 3 months sa akin? O yung 6 months? O yung 12 months? Siguro 3 months lang. Mas malapit yung 3 months. Okay. Ang goal ko is 180,000 sa loob ng 3 months. So, ibig sabihin ba nun, ang ilalagay ko dito is 180,000? Well, kapag 180,000 ang nilagay mo dyan, ang interest na makukuha mo below 180,000 is 3.5% per annum para ka lang naglagay sa Maya Savings. Parang unfair, di ba? Na-advertise nila yung interest rate na mataas, pero 3.5% lang pala yung ibibigay sa'yo. So now, nakita nyo na yung fine print na itong time deposit. Anong pwede natin gawin? Well, ito ang ginawa ko is sinet ko sa pinakamababa, which is 5,000 pesos, yung target ko. So now, pag sinet ko yon, ibig sabihin, 5,000 pesos and below, mag-earn lang siya ng 3.5%. Pero anything above 5,000 pesos ay mag-earn na with a boosted interest na nasa around 5.5% na. So yun yung kailangan yung tandaan kapag you're going to use Maya. Okay, ang tanong natin, pwede ba magdagdag kapag na-reach mo na yung goal? Kunyari, sinet nga natin 5,000, so pwede pa ba magdagdag doon ng pera? Well, sagot is yes. So next question, ang tanong, mag-earn pa ba ng interest yan, yung sobra dun sa goal? Well, the answer is yes pa rin. Kasi nga, kaya nga may additional na boosted interest is para dun sa once na-reach mo na yung goal. So, papakita ko sa inyo, ito, naglagay na ako ng pera sa aking e-wallet, tapos ide-deposit natin to dito sa ginawa nating time deposit account. Yan, so zero pa, deposit natin from e-wallet, 5,001 para sigurado tayo. So, yan, nakita na natin na na-reach na natin yung goal na 5,000 pesos and then 3.5% plus 2%, so 5.5% ng interest rate natin dito sa 5,000 pesos. And then, dahil ang goal ko nga is pang-tuition ng mga anak ko, so pwede pa ako maglagay ng pera at mag-earn na siya ng more than 3.5%, which is 5.5%. Diba? So, yun nga eh, medyo may pagka-technical tong ano, app ni Maya na hindi siya straightforward. Hindi katulad ni CIMB. Sabi ni CIMB, Time deposit ka sa akin, tapos minimum ng 5,000 pesos. Kung 12 months yan, ang bibigay kong rate sa'yo ay 7.5%. Yan. Parang hindi siya ganun si Maya. Kailangan mo pala mag-set ng mas mababang target para makapag-earn ka kagad ng ano, additional interest. Diba? Hindi rin siya katulad ni Uno Bank na ganun din, straightforward. Sinabi ni Uno Bank na pag 12 months ka, ito yung rate mo. O, pwede mo makuha yan monthly yung interest or pwede sa upon maturity. Diba? Kung titingnan natin itong 5,000 pesos, gano'ng kalaki lang naman ang interest na makuha dito sa 5.5%. So, i-calculate natin, 5,000 pesos times 0.55 or 5.5%. So, 275 pesos lang yan per annum. Per annum meaning 1 year. And meron ka pang ikakaltas dito na 20% tax. So, tanggalin na natin yung 20%, kunin natin yung 80% yan, 220 lang ang net interest natin sa isang taon. Then, i-divide natin siya sa number of days. A number of days is 365 divided by 365. Tapos, yung maturity ng time deposit mo, which is 90 days. So, basically, 0.60 cents lang i-earn ng iyong time deposit with Maya sa loob ng isang araw. And then, for 90 days yan, i-multiply lang natin yan by 90 days. Lalabas na 54 pesos ang kinita ng 5,000 pesos mo sa time deposit kay Maya. So, now na nakita na natin yan, ay ano ang conclusion ko na
naghahanap nga ako ng ano, 'di ba, paglilipatan ng pera. Dahil ako 'yan, medyo na-analyze ko, nakita ko yung mga fine print na sinasabi ko. Okay naman, 'di ba? Kaya kong mag 6% in 6 months, kaya kong ma-reach 'yon. Pero kung normal 1 ka na wow, may time deposit na, ang taas ng interest. Diba? Pinakita ko sa inyo na inisip ko, ang goal ko is makapag-ipon ng 180,000. Nilagay ko sa target 180,000. And then, pagtingin ko, ha? Bakit 3.5% lang interest? Diba? Yun yung sinasabi ko. For a normal one, yun yung hindi nakakabasa ng fine print. Ako, mas okay pa rin sa akin yung straightforward eh. Pag sinabi, katulad ni CIMB, sinabi niya 7.5% in 12 months, then 7.5% in 12 months. Diba? Wala nang boosted, wala nang ganun. Pero kung katulad ko naman kayo na medyo mabuting-ting, pinag-aaralan talaga, okay din naman si Miles sa time deposit niya. And makikita mo rin na makikredit sa time deposit account mo yung daily net interest. For our question of the day. So, nakita nyo yung mga ganitong sistema, di ba? Yung tipong may fine print. Meron na ba kayong relatable experience na nag-sign up kayo on something or may kinuha kayo on something na kakala nyo yun yung pre-namis sa inyo pero meron palang fine print sa ilalim na nabigla na lang kayo na hindi ko alam na may ganyan pala. So let me know sa comment section sa baba yung relatable experience nyo para may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag Road to 75K Sub and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance naman na manalo ng isang cellphone once we reach the 75K milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Elvira Martin 7454. Sabi niya, thank you for sharing. At Elvira Martin 7454, maraming salamat po sa panonood ng aking videos and sana po nakatulong sa inyo. Yun lamang po, thank you for watching. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button. Nose the bell button sa daming subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!